sila gusto pang sumali ng United Kingdom sa iba't ibang hakbang pangseguridad ng Pilipinas ngayong Horizon 3, sa pagharap nito sa mga banta ng China. Sa isang interview kay United Kingdom Ambassador Bofis, kanyang pinahayag, na ang United Kingdom ay gustong tumulong sa Pilipinas, sa pagpalakas ng depensa nito, lalo na ngayon sa Horizon 3, na karamihan sa mga kailangan ng Pilipinas ay mayroon sila. Ang kanyang tinutukoy, ay ang mga kagamitan tulad ng fighter jets, light combat aircrafts, warships, missile system, helicopters at marami pang iba, na mga kailangan ng ating bansa ngayong Horizon 3. Noong Horizon 1, isa sa mga produkto ng United Kingdom na AW-159 Wildcat Anti-Submarine Helicopter, ay binili ng Pilipinas ng 2 units, at inaasahang dadagdagan pa ito ng Pilipinas ngayong Horizon 3, upang malagyan ng tig-iisang anti-submarine helicopter ang bawat surface combatants ng Philippine Navy. Isa sa ino-offer ng United Kingdom, ay ang kanilang multi-role fighter na Euro Typhoon. Ang Euro Typhoon fighter aircraft ay isang highly agile aircraft, na dinisenyo bilang air superiority fighter, na nakafocus sa mga epektibong close combat o dogfighting. Ang sumunod na mga disenyo nito ay dinagdag ang air-to-surface strike missions, at ginawang mas makakapagdala ng iba't ibang armaments at equipments, tulad ng Storm Shadow, Brimstone, at Marte ER missiles. Ang unang combat experience ng Typhoon ay noong 2011, sa isang military intervention sa Libya ng UK's Royal Air Force at ng Italian Air Force, na nagsasagawa din ng mga reconnaissance at ground strike missions. Malaking tulong ang Euro Typhoon sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang air defense and interdiction, dahil sa mga ganito sadyang ginawa ang Euro Typhoon, kung sakaling mapili ng Pilipinas ang eroplanong ito sa next batch ng kanilang multi-role fighters acquisition. Tinutukoy din ni Ambassador Bofis, ang posibilidad ng pagbenta ng kanilang Type 26 frigate sa ating Navy, sa Horizon 3 requirements nito. Umpisa sa susunod na taon, ang Philippine Navy, ay ang siyang may pinakamalaking bahagi ng 2 trillion 10 years budget allocation for AFP modernization, kaya inaasahan ng United Kingdom ang mas mahabang listahan ng mga barkong pandigmang kakailanganin ng Pilipinas. Mas mapalakas ng Type 26 frigates ang naval power ng ating Navy, dahil bagamat sinasabing nakafocus ito sa advanced anti-submarine warfare, ngunit sa pagkakaroon nito ng dilang 8, kundi 24 na anti-ship missiles, at 48 surface-to-air missiles para sa air defense nito, ay masasabi nating sobrang lakas din ang anti-shipping at air defenses nito. Ang Type 26 frigates o ang tinatawag nilang City-class frigate, ay may kakayahang higit pa sa alinmang mga frigates at corvettes ng China ngayon, na kanilang dineploy sa West Philippine Sea. Ang 48 air defense missiles nito, ay kayang dumipinsa ng hanggang 6 na warship ng China na sabay-sabay na magpakawala ng mga anti-ship missile nila laban sa barkong ito. Ang 24 na long-range na anti-ship missiles nito, ay tinatantya nating kayang magpalubog ng hanggang 10 barko. Bagamat ito ay classified lamang bilang frigate, ngunit napakalaki ng barkong ito, na nasa 6,000 tons ang displacement nito. Ang mga sensors at electronics warfare nito ay walang duda na mas advanced pa kesa alinmang kasalukuyang warships ng China sa West Philippine Sea ngayon. Tunay ngang magpapalakas ito sa ating hukbong dagat, ngunit kaakibat din ito ay ang halaga ng mga barkong ito. Ganunpaman, pwede pa rin itong i-adjust ang laki nito, upang umakma sa kailangan ng ating Navy, upang mapababa ang presyo nito. Medyo may kamahalan man, ngunit ang kapabilidad ay katumbas ng 4 na barko, kaya sa ating opinion, kung firepower at defensive power ang importante, ay mas magandang piliin ang mga barkong ito. Ngunit alam nating mas kailangan ng Pilipinas ng mas maraming barko, upang makapagpatrolya sa malawak nating karagatan, kaya ang balanse lamang na kapabilidad ang mas pipiliin ng Pilipinas, upang makabili ng mas maraming barko sa parehong halaga. Pumirma ng 5 taong Memorandum of Understanding ang United Kingdom at Pilipinas noong Enero, para sa mga defense at training engagement sa pagitan ng kani-kanilang mga armed forces. Isa din sa maaring magugustuhan ng ating hukbong sandatahan,
ay ang kanilang SkySaber Air Defense System. Ito ang pangunahing air defense system ng British Army na kanilang pinagmalaki ang kakayahan nito na makapag-intercept ng threat na kasing laki lang ng bola ng tennis na nagta-travel kasing bilis ng speed of sound. Ang nakaganda sa SkySaber sa ating hukbong sandatahan dahil gumagamit ito ng MBDA Mika missile na ginagamit din sa ating mga bagong Corvettes sa vertical launch air defense system nito. Ibig sabihin, magkakaroon ng commonality sa logistics kung sakaling mapili ito ng ating armed forces. Ang Pilipinas ay may requirements ng submarine sa kanilang naval fleet. Kasama sa pagkakaroon ng submarine ay ang kaalaman sa seafloor map kung saan mag-ooperate ang submarine. Inaalam ni Ambassador Bofis na sa kasalukuyan, habang hinihintay pa ng ating Navy ang pagkakaroon ng submarine, ay tinulungan na umano ngayon ng United Kingdom ang ating Navy sa pag-survey ng seafloor mapong ng West Philippine Sea upang maging data ng ating submarine group na kakailanganin nila sa oras na dumating na ang mga submarine. Ang pagkakaroon ng seafloor map ay hindi lamang para sa submarine operation, kundi magagamit din ito para sa anti-submarine operation at kahit sa mine countermeasure operation. Ang Pilipinas ay bibili din ng mga mine countermeasure o mine sweeper vessels sa Horizon 3 base sa kanilang desired force mix 2028. Ang United Kingdom ay matagal ng defense partner ng Pilipinas. Sa katunayan, noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ay nag-impose noon ng arms embargo ang Amerika sa Pilipinas, kaya nahihirapan ang Pilipinas bumili ng mga armas. Ang United Kingdom ay isa sa tumulong sa Pilipinas sa mga kailangan nitong pangdepensang kagamitan, ilan dito ay ang mga Scorpion Light Tanks at ang BN-2 Islander Aircraft. Noong 1997, ay bumili ang Pilipinas ng tatlong barko na tinatawag ngayong Jacinto Class Vessels na siyang pinaka-modern warship ng Pilipinas ng panahong yun. Ang United Kingdom, na sa ngayon ay hindi na bahagi ng European Union, ay mas maganda na maging defense partner ng Pilipinas dahil mas bukas ito sa mga kasunduang walang kinalaman sa mga alituntunin ng Amerika at ng kanyang mga partner na bansa na kasapi sa European Union. Ang Amerika at European Union ay may mga common guidelines sa defense procurement na kadalasan din ay nagkaroon ng mga balakid sa Pilipinas sa pagbili o pagkakaroon ng mga kagamitang gawa ng mga bansang ito.